Higit 14 na oras na mamasada araw-araw si Sunny Boy sa rutang QC Monumento. Pero nasa 500 piso pa rin ang kitang naiuuwi niya sa pamilya. Puhunan pa lang kasi sa diesel, aabot na ng 1,700 pesos kada araw. Para sa kanya, kapos pa rin ang 2 pisong aumento sa minimum fare sa mga jeepney. Yung diesel natin, ma'am, nasa mga 90 plus na, ma'am, eh. Tapos, ma'am, yung pasahero, madalang. Parang wala din nangyari. Simula bukas, July 1, ipatutupad na ang 2 pisong fare hike sa mga pampasaherong jeep sa buong bansa. Sa Metro Manila, Region 3 at 4, mula 9 piso, 11 piso na ang minimum fare sa tradisyonal na jeep. Habang 13 pesos naman ang pasahe para sa mga modern jeepney sa buong bansa simula bukas. Ang provisional increase po na hinihingi nila based on the omnibus motion that they filed last June 23 was a 2 pesos na provisional increase. So, okay. Kumbaga, noong June 8, they were already given 1 peso. So, ang dinagdag natin ngayon, 1 peso na lang for NCR, Region 3, and Region 4. Ayon sa grupong Piston, dahil sa taas pasahe, posibleng bumalik na sa pamamasada ang ibang jeepney driver na tumigil sa pagbiyahe. Pero may ibang alinlangan ang ilang tsuper ng modern jeepney tulad ni Hernando. Mahirapan na makuha yung bigay nung ano namin sa libre sakay. Eh medyo mahina dito sa amin, gawa nga ng konti na lang din sumasakay sa sobrang taas ng umaangat din yung pamasahe. Yung iba nga naglalakad na lang din eh. Maluwag namang tinanggap ng grupo ng mga commuter ang dagdag pasahe. Nagkaroon din umano ng konsultasyon bago ito ipatupad. Naiintindihan din po namin ang tunay na kalagayan ng drivers. Ang inaasahan po namin din ay maging 12 pesos. Dahil nga yung computation yan, lumalabas po ang idinagdag lang natin sa pang-araw-araw na kanilang kita ay 5 liters. Kulang pa rin yung idinagdag natin. Pero aminado ang ibang pasahero, mabigat na sa bulsa ang 2 pisong patong sa pamasahe sa jeep. Malaking bagay na po. Parehas ko po, 3 sakay. Pag kinumpit po yun sa loob ng isang buwan, malaking bagay rin po sa budget po sana namin. Yan ba sa amin po ng mga nagtatrabaho, malaking bagay rin pong pandagdag sa pangkain namin po yun. Ipinapasa na ng pamunuan ng LTFRB sa susunod na administrasyon ang pagdidesisyon sa nakaambang na fare hike petitions para sa mga taxi, TNVS at mga bus. Lady Vicentio, ABS-CBN News.